Isa lang naman ang modus operandi ng suspect eh. Abduct the victim, bigyan ng gamot, kunin ng internal organs niya, saka siya lalasunin. Naghahanap din kami ng motibo ng suspect na to eh, pero... Lahat sila, anak ng mga korup at abusadong tao. Hindi basta-basta ang killer na hinahanap natin. Malinis na magtrabaho. Walang iniiwan na prints sa lahat ng crime scene o sa katawan ng mga biktima. May alam din to sa surgery at medicine. Kaya sa profiling nyo, maaari itong isang lalaki o babae na highly educated. At may kaya rin sa buhay. Hindi lang internal organs ang kinukuha niya. Kinukuha na rin niya pati lahat ng mga parte ng katawan ng mga biktima. Hindi para gamitin. Kundi para mag-iwan ng mensahe. Number 1. Pinutol ang braso na may identifying mark na tattoo. Pinadala kay Governor at Congresswoman Lulo. Victim number 2. Pinutol ang dila. Identifying mark, tungsten. Pinadala kay Josephine Pomoseno. Parehas magulang ng mga biktima. At parehas din sangkot sa corruption scandal. Eh, tinutulungan pa pala lang na tayo eh. Bakit nang siya ulihin? Diba? Tingnan niyo, sir. May pumapatay sa mga anak ng corrupt official. Vigilante pa rin, sir? Vigilante man o hindi, krimen pa rin yan. Kailangan niya manlagos sa batas. Kung may pattern ng pagpatay niya, at anak ng lahat ng corrupt na officials ang target niya, eh sino yung susunod na biktima? Kailangan natin pasukin yung utak niya. Makapaglaro sa kanya. Kailangan alamin natin yung susunod na galaw niya. Kung paano siya mag-isip, ganun din dapat tayo. Tindi ng galit. May nakuha akong tip sa konta ko sa dyaryo. Kasama daw ang mga Yulo sa mga bagong ilalabas na listahan ng whistleblower. Madali na pala eh. Sir, isa-isahin na natin nasa listahan. Diba? Kung susundin kasi natin nasa listahan, maraming politiko ang madadamay. Pero sa ngayon, ang pinakalumilito na may major connection, si Senator Zulueta. Siya yung may pinakamaraming pera nakuha kay Josephine Pomoseno. Maraming anak yan si Senator Zulueta. Bukod sa official family niya, marami rin siyang anak sa labas. At ang pinaka-controversial, si Rafi. Ang panganay at chief of staff niya, may pending case na electoral fraud at extortion. Dawit din sa smuggling at bribery. Tingin mo, sir. Siya susunod. Oh. Tingnan nyo. May pattern talagang pagpatay dito eh. Pare-parehas lang sila anak ng mga dating opisyal ng gobyerno na kilala mga corrupt. For what purpose? Naghihigante. Alam mo, ako lang to, pero malay natin. May personal na atraso ang mga taong to para sa killer. Kaya ang mga anak ang pinaparusahan. Pero alam mo, sinasabi nila, di ba? Paghihigante, ang pinakamasakit kapag ginagawa sa mga taong pinakamalapit sa atin. Sa tingin mo, bumalik yung killer? Josimon. Ay. Tingnan mo nga naman, ano?
Ang gwapo ko dito. Siyempre, mas gwapo ang tatay mo. Sanggang dikit kami ng tatay mo. Hindi namin iiwan ang isa't isa. Para kaming tunay na magkapatid. Tingnan mo nga naman, oh. Alam mo, matutuwa yun pag nalaman niyang sumunod ka sa ipak niya. Simon, ang totoo niyan, kailangan ko ho ng tulong ninyo. Kung natatandaan niyo ho yung huling kasong hinawakan niyo ng tatay ko noon, para kasing nangyayari sa ulit ngayon eh. Imposible. Imposible. Paano imposible? Imposible mabuhay ang isang taong matagal ng patay. Nataasan kami ng tatay mo noon na bumuo ng isang task force upang risulbahin ang sunod-sunod na pagpatay. Yung mga unang krimen, halos sa iisang lugar nangyari, hindi kalayuan sa Maynila, kaya doon na doon ang mga unang imbestigasyon namin. Doc, excuse po. Doc, may naghahanap po sa inyo si Captain Ruiz po. Kapitan Ruiz! Dr. Ibarra, kamusta? Partner ko si Captain Lorenzo. Kamusta, Doc? Huwag po kayo. Salamat. Ino muna kayo. Habang naghahanda ng kape si Dr. Ibarra, sinubukan ko siyang basahin, pero wala akong makita sa doktor. Mukhang sincero ang kabaitan at kagandahang asal nito. Balita ko meron kayong iniimbestigang patayan sa Manila. Pero bakit kayo napadpad dito? Suspect ba ako? Ang totoo niyan, Doc. Kaya kami naparito. Gusto namin humingi sa iyo ng impormasyon. Yung kasi mga hawak naming mga kaso, mga biktima, kadalasan, kinukuha mga kidneys. Napag-alaman namin na isa ka sa mga eksperto sa organ transplant dito sa Pilipinas. Natigilan si Dr. Ibarra, pero hindi nagtagal. Matagal ko nang iniwan ang pagiging specialist ako sa Manila. Dito ko na ginugol ang buhay ko. Ang maging doktor na mahihirap. Nang walang bayad. Nang walang kapalit. For more videos and updates, just click here to subscribe.